Oh. Good morning mga tropa. Ano bagong video na naman? Ito na naman ang gwapo nating kasama. Amerikanong ligaw. Oy. Ayan. Ito na mga tropa. Honda Beat. Matinding sira nito mga tropa. Tingnan mo yung mga wire eh. Para ng spaghetti. Nakahubad na lahat. Ayan. Kita niyo. Lahat. Nakakalat na yung mga wiring. Ayan no? Ang problema nito mga tropa ay ang connection papunta doon sa ECU dito. Kung makikita mo itong fuse box na itong mga tropa, itong ignition switch, ito yon, dito yon ang ignition, ang connection ng ECU fuse mula dito sa battery ito papunta doon sa ECU. Ngayon, ilang mekaniko na ang dumaan nito nung surrender? Dalawa? Dalawang mekaniko na ang sumurrender nito sa problema nito mga tropa. Pero kami, susurrender din siguro. Tatlo na siguro kami nito magsusurrender. Ito, connection na to mga tropa. Ayan, kita nyo. Pag ignition on, pumuputok yung fuse mga tropa. Pag nagbigay na ng supply dito kami, pag nag-start na kami dito sa ano na to unit, pag on pa lang putok ang fuse, kaya hindi makapagpa-start. Nung problema na yung may-ari, dahil dalawa ng mekaniko na nga sumurrender, ito ang problema ngayon. Ginawa na namin lahat, kinabit lahat namin yung mga koneksyon. Ayan, dito sa injector, dito sa carburetor side, sa ano niya, throttle body, disconnected na, papunta doon lahat ng connection. Pati dito sa gasolinahan, tanggal. Para malaman namin isa-isa kung saan talagang grounded, saan ang galing. Binuksan na namin din to. Itong source coil, binuksan na rin namin yan. Nilinis. Ganun pa rin. Ngayon ang ginawa namin mga tropa, inisa-isa namin ito at saka ito, mayroon pa ito koneksyon na yan, inisa-isa na namin to mga tropa. Ito yung main negative, ito naman yung mga kasama sa mga ground dyan. Ngayon pagtanggal namin itong isa, ang ECU dito sa koneksyon na to grounded pa rin. Kaya ang ginawa namin, kinalas na naman namin itong isa. Nakita na namin na nawala ang ground. So, tiritrace namin. Itong wiring na to, ito, ang punta nito ay dito. So, wala. Wala siyang grounded kasi nga naka-disconnect na siya doon sa ano, dito sa papuntang gasolinahan. So, itong wire na to, ang tinitrace namin. Papunta dito. Nakita namin mga tropa, ito yung trouble niya. Ayun oh. Nasunog ang mga wire. Ubos. Ilang wire yan nasunog, nagdikit-dikit. Kaya pala, laging pumuputok ang fuse. Kaya ito yung gagawin natin ngayon mga tropa. Ikabit natin to. At ato yung ayusin. Ito, let's do it mga tropa. Idugtong natin to mga wire. Ay, ito mga tropa. Ang itong wire na to ang nakapag-ground. No? Ito. Ito sa ground ito mga tropa. Ito yung nakakoneksyon dito. Itong wire na to. Ayan. Iti-tester natin yan para malaman natin na ground talaga yan. Ayan mga tropa. Para masiguro natin na ito nga talaga yon, itong connection na to ay ground nga nakapagdikit dito sa mga connection ng ECU o sa iba pa, kasi marami to, ilan itong wire, apat putol, sa dalawa, tatlo, apat, lima ang putol mga tropa. Ngayon ito yung ground, tingnan rin. Nara ito mga tropa, itong connection na to nabalatan. Bali, ang wire ng papuntang ECU,
Itong wire na tong, asa na yung wire na yun? Tulungan niyo ako maghanap. Hindi ko alam kung saan. Baka alam niyo, tulungan niyo ako maghanap. Itong red white na yung pala, mga tropa. Papunta dito, bakit nag-grounded? Ay dahil iisa. Ayun. Nag-grounded yan mga tropa dahil ang connection dito ay nagka-connect-connect ka dito sa ano. Itong connection na to ang nag-grounded dito sa mga wire na to mga tropa. Kaya ito. Ayusin natin to isa-isa. Pagdugtungin natin. Para malaman natin kung mawawala ba ang grounded dito sa ECU. Ayan. Kung na problema ko ako dito mga tropa, bahala rin kayo kung mga problema ngayon sa vlog ko. Itong dugtong time. Sunog, oy. Bag-ong itong napalit o sikat ang gapo? Bag-oy. Ah, grabe sunog ang gas wire. Sunog ang gas wire, oy. Oh, sunog po. Grabe, sunog ka. Sunog mga wire. Sampak. Patong mga wire na ito, dito dong. Parihasan na ni kulay. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampu. Ito, sampung wire ang napiktuhan. Ang naiwan na hindi nadali. Ito, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim na wire. So, this is hitting wire pala ito. Kano wire? Ayan, ito mga tropa. Balik na natin. Enjoy dong. Balik na natin itong mga pinagkakalas-kalas natin mga tropa. Kita. Mga tropa. Ayan. Balik na isa-isa. Sa ilalim itong ano, unahan lalim dong. Natin ibalik yung mga wire. Pandarin muna. Ayan na mga tropa. Kabit na lahat. Ayan, pagkalat. Parang spaghetti pababa, spaghetti pataas. Kaya ito na yun, itong mga tropa. At subukan natin ilagay ang fuse. Walang fuse na kanyang designated fuse na one. Alang-alang. Wati ato to. Bantis ato. Matumba yun ni kandak. Okay. Ayan, mga tropa. Dahil walang designated fuse na 5 amperes, lagyan na lang natin siya ng 10 amperes. Kasi yung mga fuse dito, ang dami oh. Ayan, ang dami mga fuse. Lahat lang, puro mga sunog sa katitisting. Ngayon, tingnan natin ang 10 amperes kasi wala nang mababa. Lagay natin. Yan, hindi na pumutok. Ayun. Iyon natin. O natin mga tropa. May tumutunog na. Okay. Oh. Ayos mga tropa. Solve ang problema. Tapos, bagong computer ang ikinabit. Ito yung sira na computer mga tropa. ECU. Ayan, ito yung sira ang ikinabit. Ito, nangangamoy sunog. Ayan o? Nangangamoy sunog. Kaya ito yun, nangano natin ikinabit bago. Confirm ang problema, ECU mga tropa. At dahil nasira ang ECU, dahil sa mga koneksyon na to, mga sunog.
Kaya binaha pa. Dinaan ito ng baha. Kaya yun, naapektuhan ang isiyo. Ayun mga tropa, kalasin natin to. Patayin natin muna, off muna natin yung makina at pagbabalik natin itong mga wiring parang spaghetti pababa, spaghetti pataas. Ayan, off muna. Dali ang wiring nito kasi ito pala yan nabangga to. Ito may epoxy na nga eh. Ito yung inano natin, wala nang takip. Ayun, ito pandarin natin. Bago na naman tayong gagawin. Ito. Sebrole. Ang tatangga ang gagawin natin nito ay kamakalampag ng ilalim. Papalitan ng bushing ng ano ng lower arm ng kanyang suspension. Ayan. Salamat mga tropa. God bless and don't forget to subscribe my channel Danny Mix Vlog in Camotes. Thank you.